di nandito ulit tayo para magpaliwanag na request to ni Randy Mantua. Nakalagay sa comment niya, "Good AM bro, vlog ka naman tungkol sa layering, kung anong layer kadalasan bago ang item. Thanks and more power." Ito, gawa tayo ng kumpleto. Well, gumawa tayo dito ng illustration para kung ma-visualize natin kung ano nangyari sa ginawa naming operation, kung saan tinamaan namin ang target. Ito eh, wala tayong copyright dito, sarili natin. Pero bago ang lahat, huwag natin kalimutan magpasalamat sa lumikha na may-ari ng lupa at langit. Siya ang may-ari ng kayamanan nating hinahanap. At ingatan nawa tayo sa ating mga lakad. Napakapangalim ng venture na to, mga ka-TH. Nasa side view tayo ng lupa, ilalim ng lupa. Pagdating dito ng 15 feet, ang laging layer dito ay naging limestone yan. Yung ordinary limestone, palanas, ganyan siya. Pero bago kami nakarating dyan, ang dami namin nakuha dito ng mga marker na bilog-bilog na puti. Napakarami. Sinilalaki ng hole-in. Inakyat namin sa taas. Pero pagdating dito sa 15, dyan sa 15, ang dami namin nakuha dito ng mga troso. Mga tigi isang metro yung haba niya. Nakabalagbag dyan. Mga bulok na. Ganyan ang sitwasyon niyan. Hanggang 15, hanggang umabot kami ng 20 feet, 23 feet. Pagdating ng 23 feet, ayun na, nag-brown na siya. Mga bato dyan, ang dami. Napakaraming bato. At nakakuha kami dito ng mga bato na ang konti niya ay yung gloves ng bata. Nakasalansan yan. Magkakadikit siya. Mga flat ito, flat na bato. Kaya hanggang ngayon, di ako nakakita ng may nagpo-post ng ganito. Siguro bihira ang ganito. Dito namin nakukuha yan, dito sa level na to, bago umabot ng 23 feet. Pagdating dito sa 25 feet, ayun na, 23, nag-brown na siya, 25. Pagdating ng 27 feet, may kumunoy dito. Dito ako natakot kasi lumulubog yung paa ko hanggang baywang dito, kumunoy. Anong kulay ng lupa ng community? Yellow, orange. Pagkaintindi namin eh, lupa ito hinaluan ng ano, ipa. O kaya ng kusot ng kahoy. Kaya ganun ang nangyari. Napakalapot. Akala ko, diretso ako hanggang lampas tayo. Hindi, hanggang dibdib ko lang ito eh. Pagdating dito huminto, matigas na dito sa level na to. Kasi nagkulay brown ulit dito. Pag hinawakan mo ng kamay mo yan eh, parang putik na malapot siya eh. Ito ngayon ang nagpahina dito sa layering na ng ginawa ng hapon. Kasi ang pagkaintindi namin, sinagad ng hapon yan, hanggang dito yun eh. Although ang target namin, nandito lang. Pero yung kumunoy niya, hanggang dito. Parang toothpaste siya. Kasi pagkaintindi ko, calcium carbonate yan. Kaya toothpaste na toothpaste ang itsura niya. Dami ito eh. Itong mga batong sign na nakita namin, ito mga ganito, nandito nakalagay yan, nasa pagitan niya. Ang pinandikit ay yung putik na puti. Ang dami yan dyan. At yung mga troso nandito rin yan, nandito sa ilalim nito. After ng kumunoy na to, naglupa uli. Lupa uli dito. Nang lupa na, nagtaka kami, isang umaga na lang.
binabareta namin, pumuputok yung bareta. Yun pala, mayroong metal plate dito, magkakapatong. Binilang ko around limang patong siya eh. Kaya lang sa katagalan na, dahil nga sa corrosive, nabulok na siya. Kaya nabubutas namin itong metal plate na ito. Nakaya namin butasin. Dark brown lang, lumibas na dito. Yan, dark brown lang lumabas dyan. Dito na namin nakuha yung, nakita yung butas. Yung butas. Ganyan ang korte. Pero ang inloob lang butas, putik. Ang daming putik dyan sa butas. Akala namin may ginto yung putik, yellow eh. Ipinasuri namin putik, wala naman ng ginto. Yellow or red, ganyan patches. Putik, ang lapot. Yan. Ang itsura ng butas na to, parang yung puno ng saging, pag biniyak mo siya sa dalawa at pinahiga mo, pinadapa mo, ganyan ang itsura niya. Puno ng saging dyan. Yan, laging butas na siya. Pero, yung butas na to, tapat na tapat sa bolt dyan. Kung akala namin ngayon, bakit may butas to? Akala namin may object dun. Wala kayong makita kasi maiksi lang to eh. Hanggang isang braso ko lang yung hanggang dulo niyan eh. Sa kabilang dulo niyan, ganyan eh, flat din eh, ganyan. Dito na ngayon sumingaw yung lason. Dito na kami nagkandara, paano muntik na kami mamatay dito. Sa portion na ito. Hindi ko makalimutan itong bahagi na ito. Kasi hindi kami makahingang tatlo. Nagagawan kami sa blower. Walang silbi ang mask. Kahit na magmask ka ng gaano kahusay na mask yan, walang silbi. Kasi itinutulak ng chemical yung hangin, pakyat. Yun ang pagkaintindi namin. Kasi nawala yung hangin dito nung may sumingaw dyan eh. Itinulak siya sa pakyat eh. Ibig sabihin, yung sumingaw dito na chemical ay heavier than air. Kaya nung nakaano kami, nakaahong kami, kinabukasan, di na kami makalusong ulit. Dito nang galing yan. Bakit? Yun ang pagkaintindi namin. Yan. Kinabukasan, wala nang singaw. Bumaba uli kami. Nagkalkal uli kami dyan. Maya-maya, sumingaw na naman. Wala na namang hangin. Nandito na naman yung hangin sa taas. Sakayata na naman kami. Ang ginawa namin, di na namin inoperate. Binuhusan namin ng kung ano-ano mo yung pinagbubuhos namin. Mga tatlong araw yan. Umaga, tanghali, hapon, binubuhusan, patutuyuin namin ng water pump kasi malakas ang tubig dito, dalawa yung pump namin. Lumakas na yung tubig dito, nagdagdag na kami ng pump. Kasi may mga bukal dito naglitawan, maliliit. Ang dami. Dito, mga bukal yan, dami. Mga water spring dyan, maliliit lang siya, sumisirit. Kaya pala nagkaganon, eh meron na siyang kakaiba. Lalapit na pala kami sa bolt. Ganun na pala yung mangyayari doon. Nung ito, hinukay uli namin ito pababa. Hinukay pa namin yan. Yan, nabutan namin tuktok. Bali, actually, ang bolt na ito nasa gilid. Hindi siya dyan sa tapat. Nasa gilid namin, tinamaan niya, ganyan. Ang butas kasi namin, tagilid eh. Hindi siya nakakagitna talaga. Dito, ganyan lang style ang butas namin. Dito kasi sa taas, naka-spiral yan. May butas dito, nakaganan yan, naka-spiral. Kaya lang, di ko na ginawa spiral para madaling intindi ng mga tao. Ng mga manonood, yung mga makakakita ng paliwanag natin. Yan, ganyan. Inabutan na yung bolt. Ito, graba yan. Tapos nandito yung spring water, dami dyan. Yung sumingaw dito, nawala na yon after nung sumingaw yung lumataw yung bulo. Kaya kung babalikan natin, mula dito sa taas, time zero, lupa. Ordinary lupa yan, pero galawin lupa. May mga itim-itim na makikita ka na parang mga uling-uling. Tapos pagdating dito, may mga bilog-bilog na dami, holin. Holin na yan. Ang nangyari yan ay ganito, step by step yan, markers nandito. Yan, mula rito, hanggang dito, marker yan. Tapos, ang ilabutan namin, colorized soil, yan, dami dito.
dito. Dami ang colorized stone yan. Red, yellow, white, orange, black, mud sand. Dami yan. Tapos, inabutan na namin hardened layer coating. Yan. Yung hardened layer coating na yan, nandito lang sa ibabaw yan. Mga 1 foot lang yan eh. 1 foot lang yung kapal ng hardened layer coating. Taka na lumitaw yung concrete. Hindi namin mabasag to. Inabot kami ng dalawang buwan o tatlong buwan yan. Pero ang napansin ko, that time, ito ang nagpahina ng layer dyan. Kaya nung isang umaga na lang ito, lahat niya bumagsak lahat yan. Yung pump namin, yung hose, yung wiring, kinain ng butas. Kinain yan. Tapos yung lupa, hanggang dito na lang siya. Naghilom. Kasi yung tubig niya hanggang dito. Hanggang baywang mo lang, doon na yung tubig. Ang depth nito ay 36 feet. Itong mga marker dito sa layer, sa level na 23 feet. Pagdating dito na wala ang marker, wala na yan. Plain na lahat yan. Mawawalan kang pag-asa. Tapos bigla pang kumunoy dyan. Ha? Lumulubog katawan mo. Tapos nawala yung kumunoy, nag-brown uli. Kinalkal namin, binutas namin. Metal plates, 5. 5 or 6 yun, magkakapatong dyan. Nabutas namin yan. Tapos mayroong hollow space. Butas to, butas. Nakatapat mismo yan sa bolt. Tapos may putik na yellow at orange dyan. Then, itong hollow space na to, nasa gitna ng brown yan. Nasa gitna ng brown. Nung mawala ang brown, gravel. Lumitaw na yun. Pero may lason muna dito sa area na to. Lason yan. Then, makalipas ng ilang araw, pagbaba namin, nakambaba na kami, binutas namin, dami na ng mga spring water dyan. Dami na. Yung pala, bolt na yun. Kaya pala may lason na sumingaw, may bolt na dito. Yan. Ang bolt niya, ang itsura ay bilog. Ayan ang itsura ng bolt niya. Ganyan. Sinsil kami ng sinsil dyan. Diamond tip ang binibili namin na sinsil. Walang silbi. Kahit napakahaba, makalipas na isang linggo, naupod na ang labawas na namin. 1 centimeter, 2 centimeters. Mas kakasugat-sugat pa kami kasi bumabaon sa katawan namin yung natutuklap dito sa bolt na to. Napakatigas nito. Grabe. Mabuti pa yung bakal, natatalupan eh. Ito hindi ayaw matalupan eh. Pagka sininsil mo, yung sinsil mong napuputol eh. Ilang ulit kami naputulan ng carbide na sinsil eh. Pag pinalo mo yung sinsil, tatalsik yung sinsil dito. Minsan sa mukha mo, kaya nakatalukbong kami ng sako. Ayan, kunwari itong bolt. Meron siyang mga sprinkle na puti yung texture niya. Meron pang mga bahagi ng puti na yan, may mga parang pahaba siya, may mga guhit-guhit. Sinusundan namin ang sinsil, akala namin matitipak ang sinsil dun sa mga puti. Hindi, bukod sa may mga sprinkle, may hiwa-hiwa pala puti na ganyan yung bowl. Bagito pa tayo ng time na to. Hindi natin alam na ang pambasag pala nito ay thermic lance. Wala tayong alam nun. Grinder nga, kaya pala ng grinder ito eh. Mga 4 months, 5 months, kaya mabutasin yan, tsatsagain mo lang. Eh wala rin kami equipment ng ganun no, kaya mahirap pala. Sa mga bagito palang kagaya ko noon, dapat giveaways ang hinahanap eh, kaso napakahirap nga hanapin ang giveaways, matagalhan ang makita yun. Okay, huwag niyo kalimutang mag-like, subscribe na din sa mga bago palang makapanood nito. At pakishare nyo na rin para maraming matuto. Shoutout nga pala kay Brother Mart Kando at sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa atin. TH Story Groups, mga Small Depot Group Hunters. Salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli.